kitchen, wala pa siyang gamit nakalagay dyan, no? Yan ang door natin. Yan yun ang door namin. Hallway yan. Yan ang hallway. Tahimik. Yan ang door. Yan. Open. 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 Yan. Welcome! Kawali agad! Yan. Yun. Door yun ng CR. Pagpasok mo, kitchen. Then, on the right side, yung CR. Yun yung kitchen. No, simple lang. Dalawa lang naman sila nakatira doon eh, kasi yung bunso ko, nandun pa sa mama ko. Di pa siya pwede doon. Kasi nga, bata pa siya. Maghahanap pa siya talaga ng yung kalinya. Kaya doon na muna siya sa mama ko. Yan yung kabuuan ng sala. May mga plano na kami para dyan. Pero dahan-dahan lang. Muna. At least nandyan na siya. Yun, nasa sulok. Akala nyo, baka ano yun. Books yun ng anak kong panganay. Because she loves books. Wala pa siyang bookshelves. Kasi OC. Gusto kasi niya yung 3 design na nalagay lang sa wall na bookshelves. Kailangan ano siya customize. And this one is door ng bathroom. So, yan yung bathroom. Okay. Yan. Yan yung bathroom. So, ayan. May shower na. May andun na lahat. Paliguan na din. Lababo. Although hindi pa siya kompleto, hindi ko pa siya napalagyan ng cabinet sa bathroom sa iba taas. Pero soon, papagawa natin yan. At least nandyan na siya. So, ano na lang ang kulang. Papagawaan na lang natin. Diba? Yun na lang ang kulang. So, for now, hindi pa natin ma-achieve yun kasi pag-ipunan pa din yan. Pag-ipunan pa natin. Hindi kasi basta-basta ang ano ngayon sa paggastos. Ano? Yan. Yan yung sala. Yan. Hindi palang naayos. Ito yung kitchen. Yun. Mga gamit ng anak ko. Kawawa naman. Yan yung books ng anak kong panganay. And the one side. Then, dalawa yung electric fan pala nila. Walang aircon yan. Kasi hindi naman sila nag-ano ng aircon. Kasi hindi naman daw masyadong mainit. And then, dalawa lang electric fan. Kasi kailangan lang nilang magkigisa. Kasi sometimes yung ate niya nag-study ay yung mga istorbo. And then, yung bed. Yun talaga yung inuna ko. Kasi wala silang higaan. And tsaka napapansin nyo, walang wardrobe. Kasi wala pa, yung balak kasi namin is magpa-customize kami ng wardrobe. So far, sa ngayon, wala muna. Kaya yung ano muna ngayon, inuuna namin is yung bed lang muna. Tapos, yan ang, wala namang ibang things dyan sa room. Kasi, so far, ano, nakaka-ano lang. Yan yung window, hindi na siya nagbubukas kasi ano daw. Yun. Tapos, yan. Yan lang. Simple lang naman yung pamumuhay ng mga anak ko. Yan. Kasi bago pa lang kasi siya. This year ko lang siya pinupurchase. And then, nalipatan lang nila is noong second week ng June, I think. Tapos, nataon pa talaga sa sitwasyon ngayon sa Cebu. So, napakahirap. Hindi sila makabili ng mga gamit. Wala-wala talaga. Ayan yung terrace. Yung terrace. So, maraming labahin ng anak ko. Yan yung makikita pag doon ka nakaupo. Under construct yung swimming pool. Kaya, merong equipments doon. Anyway, yun yung bed. Na. At saka, ito yung fire exit. Or stairs, kumbaga kung ayaw mong mag-elevator, pwede ka naman dyan.
Yan. Diba? Yan yung kabuhay ng labas ng area, yung building. Yun, makikita mo yung paligid. So far, maganda, maliwalas tingnan. Nakakawala ng stress. Upo ka lang. Nakawala ng lungkot. Diba? Yan. Ganito yung plano namin na design, ang interior design sa maliit na minamahanan. Kasi para well organized, so balak namin magpapakustomize ang mga storage na ganito. So, ano ganyan, sofa bed. Ganyan. Yun, para comfortable naman sila kahit papano. Yan, sofa bed siya ha. Yan, pero yan, maganda. Right? Yan, tapos meron pang mga drawers sa baba. Yun. Ganitong design ang gusto ko. Soon kung makapag-ipon ulit. Kasi not this year siguro. Might be this next year. Mapag-iponan ang budget sa interior design, hopefully. Dahan-dahan lang. Paunti-unti. As for now, sapat na muna na meron na silang matatawag na tirahan. Hindi na namin kailangan makipag-away sa landlady. Hindi pa namin kailangan na makipag-maistorbo ka. Kasi tumataw yung mga anak mo umiiyak kasi binabalahura ng landlady, sinisigaw-sigawan. Parang akala mo pag-aari nila yung buhay ng mga anak ko. Yun ang hirap. Tapos hindi nila maranasan na ura-urada papaalisin. Kahit nang babayad naman, kisyo ganito, kisyo sumasagot ka, ganun. So, at least matatawag na nilang tirahan na sila komportable silang manirahan na no worries. Yan. Soon, matatapos ko din yan. Matatapos. Tiwala lang. Tipid-tipid. At saka, sipag at syaga lang ang katapat dyan. Diba? Ganyan naman talaga tayo mga OFW. Yun ang armas natin. Sipag at syaga. Tiis, tiwala, at tipid. Yun. Kaya, I'm so thankful na binless tayo ni God, no? Na ma-achieve natin yun, ma-invest natin to. So, soon, kayo naman, no? Isinishare ko to para hindi magyabang ha, kundi isinishare ko sa inyo para, ano, makakuha din kayo ng idea kung paano ma-achieve yung mga pangarap sa simple na paraan. Hindi porque taga-kuskus tayo dito, hindi na lang talaga tayo makapag-invest, ganon. Hindi ah. Pwedeng-pwede tayong mag-invest. Basta, mag-ipon, magtipid, at money management talaga. Ayusin ang pag-manage sa, ano, sa ating kita, sa ating sahod. Nasa money management yan. At pagtitipid. Isa talaga yung pagtitipid. So, soon, matatapos ko din. Inshallah. Sana more blessing pang darating. Para